sa bundok ng Sinai. Ika-19 na kabanata. Umalis ang mga Israelita sa Refidim at pumunta sa ilang ng Sinai. Doon sa harap ng bundok sila nagkampo. Ika-3 buwan ito mula nang lisanin nila ang Ehipto. Umakyat si Moises sa bundok para makipagkita sa Diyos. Tinawag siya ng Panginoon doon sa bundok at sinabi, "Sabihin mo ito sa mga Israelita na mga lahi ni Jacob. Nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipto at kung paano ko kayo dinala rito sa akin, katulad ng pagdadala ng agila sa mga inakay niya sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo, pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita." Kaya bumaba si Moises mula sa bundok at ipinatawag niya ang mga tagapamahala ng Israel at sinabi sa kanila ang sinabi ng Panginoon. At sabay-sabay na sumagot ang mga tao, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Darating ako sa iyo sa pamamagitan ng makapal na ulap para marinig ng mga tao ang pakikipag-usap ko sa iyo at nang lagi silang magtiwala sa iyo." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Puntahan mo ang mga tao at sabihin sa kanilang linisin ang sarili nila ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit. Siguraduhing handa sila sa 3rd araw. Dahil sa araw na iyon, ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai, nakitang-kita ng mga tao. Maglagay ka ng tanda sa paligid ng bundok, kung hanggang saan lamang tatayo ang mga tao. Sabihin mo sa kanila na huwag silang aakyat o lalapit sa bundok. Ang sino mang lalapit sa bundok ay papatayin, tao man o hayop. Kung gagawin niya ito, babatuhin siya o kaya naman ay papanain. Walang kamay na hihipo sa kanya. Makakaakyat lang ang mga tao sa bundok kapag pinatunog na ng matagal ang tambuli." Bumaba si Moises sa bundok at inutusan niya silang linisin ang mga sarili nila at nilabhan ng mga tao ang kanilang mga damit. Sinabi ni Moises sa kanila, "Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo para sa 3rd araw. Huwag muna kayong makipagtalik sa inyong asawa. Kinaumagahan ng 3rd araw, kumulog at kumidlat, at may makapal na ulap na tumakip sa bundok, at narinig ang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa kampo." Pagkatapos, dinala ni Moises sa labas ng kampo ang mga tao para makipagkita sa Diyos at tumayo sila sa paanan ng bundok. Nabalot ng usok ang bundok ng Sinai dahil bumaba roon ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumaitaas ang usok kagaya ng usok na nanggaling sa hurno at nayanig na malakas ang bundok. At lalo pang lumakas ang tunog ng trumpeta. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kulog. Bumaba ang Panginoon sa ibabaw ng bundok ng Sinai at tinawag niya si Moises na umakyat sa ibabaw ng bundok. Kaya umakyat si Moises at sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa ibaba at balaan mo sila na huwag silang lalampas sa hangganan na inilagay sa paligid ng bundok para tingnan ako. Dahil kung gagawin nila ito, marami sa kanila ang mamamatay. Kahit na ang mga pari na palaging lumalapit sa presensya ko'y kailangang maglinis ng kanilang mga sarili, dahil kung hindi, parurusahan ko rin sila." Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Paano po aakyat ang mga tao sa bundok, gayong binigyan nyo na kami ng babala na ituring naming banal ang bundok, at sinabihan nyo kaming lagyan ng tanda ang paligid ng bundok, kung hanggang saan lang kami tatayo?" Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumaba ka at dalhin si Aaron dito, pero ang mga pari at ang mga tao ay hindi dapat pumunta rito sa akin,
para hindi ko sila parusahan. Kaya bumaba si Moises at sinabihan ang mga tao.